Hello guys again, welcome back to my channel MVO Tools Service and Repair. Mga sir, ngayong araw papakita ko lang sa inyo kung paano natin malalaman na ang brake fluid natin ay kailangan na nating palitan. So ito, may brake fluid tester tayo there. Ayan. So ang gagawin natin for, tapos ilagay lang natin dito sa brake fluid reservoir. So i-on natin siya, yan nakauna. Kailangan na natin siyang i-flush at i-renew yung fluid. 2% okay pa siya, pagdating sa 3% hindi na. So ibig sabihin yung brake fluid ng sasakyan na to ay contaminated na siya ng tubig. Ang ibig sabihin ng percentage, yung 1 to 4%, ang water content na nakamixed sa fluid. So to fix this one, need to flush the fluid and renew. So if a flush na natin tong fluid, at papakita ko rin sa inyo kung paano i-flush. So ito, may brake fluid flusher tayo. Ayan, sasaksakan lang dito ng airline. Ayan, ipa-plug in natin yung airline dyan. Tapos yan, may trigger siya. So may ang trigger niya, may holder din para continuous yung sucking. So ayan, papakita ko sa inyo. So ang una natin gawin, isasak lang natin tong, isak muna natin tong nasa reservoir. Ayan, hanggang sa maubos siya. Ayan. So ayan, ayan na guys. Doon na tayo mag-sack yan. Color yellow yan, yung old material na brake fluid. Dito lang siya isasaksak sa bleeding screw ng brake caliper. Yeah, so habang sinasak natin yung fluid doon sa brake caliper, titingnan natin tong reservoir, dahil baka maubusan. Pag naubusan, papasok yung hangin. So yan, itatapapan natin. Top up lang tayo ng top up. Keep an eye lang sa brake fluid reservoir para hindi siya magiging, hindi siya tuyuan. Unti-unti na siyang nagiging green kasi yung dating fluid niya kulay yellow. So yan, ayan na siya, kulay green na yung lumalabas. So ibig sabihin, nawala na yung dating fluid sa side na to. Ito sa unahan. So ito sir, ito mga sir, pakita ko lang sa inyo, no, itong result ng ano, pagkatapos natin i-flush yung brake fluid. Iti-test natin uli kung ano yung result bago natin, pag may halimbawa 1% pa, magsasak tayo ulit. So ayan, wala na, kita nyo, kulay green na lang. So ibig sabihin, ang green na yan is a 0%. So wala na siyang water contamination sa brake fluid, dahil yan, kulay green na siya. So paalala ko lang uli, pag nag-flush tayo ng brake fluid, it doesn't matter kung saan tayo mag-uumpisa, kasi flushing lang din naman yun, hindi yun na brake bleeding. So pag nagbi-bleed tayo ng brake system, so kailangan natin pumunta dun sa tamang sequence ng pag-bleed. So ayan na siya.